Alright, we have another item to unbox. We bought this item sa Lazada for about 204 pesos only. And this is the LED atmosphere clamp that you can use for your car or motorcycle. And take note, this is USB connection. Alright, hindi siya cigarette lighter port. So there are options as well to use adapter for cigarette lighter. But for me, I'll be using the USB type. So, since lalagay natin siya sa motor, what we needed to do first is i-remove muna natin itong plastic cover niya banda sa gas tank at yung pinaka seat where nakakabit yung ating compartment. All in all, it has 7 screws. So we just need to unscrew all of them. This is the first 2 screws. Remove natin siya, madali lang siya i-remove. Alright. And after nyan, may makikita tayo dito isang tube or wire. So tatanggalin lang natin siya, ililipat lang natin ang pwesto kasi naka-clip on siya dun sa plastic. And after that, we need to push this outward and then lift para matanggal natin yung upuan natin. Alright, kasi pag di natin siya tinulak, mahirapan tayo labas. So, tutulak muna natin siya outward and then lift it. So, from there, maaangat na natin yung upuan and yung compartment ng ating motor. Alright, so let's put this somewhere safe. And as you can see, ito yung ating makikita. So, ang engine bay natin. At kung saan natin pwede palusutin yung ating mga LED strips. Okay? So, technically what we're gonna do is we're gonna put the LED strips in front and sa backside. So, lahat ng wirings manggagaling dito sa loob para malinis siya tingnan. And kayo na bahala kung saan yung gusto siya pwesto. Sa akin, banda sa may foot rest. Para yung dalawang LED strip is very visible in front. Tapos, ang bala ko naman, doon sa other two, lalagay natin siya sa may bandang tail light ng ating scooter. So, at least visible tayo sa gabi. And especially for the cars ng mga nakatinted, usually, hindi tayo madaling makita kasi maliit lang yung ating stoplight. So this can definitely help to improve our visibility in the road, especially at night. So yun ang gagawin natin. Since ito 3M, so madali lang siya idikit at ipwesto kahit saan. Ikaw na lang bahala kung saan gusto siya mas maging visible. But for me, dyan natin siya ilalagay. Okay? Yung sa visible talaga na part na madaling makita ng mga drivers near us. Okay? So again, left and right, una sa front, and the other two sa may back. Okay? So, gagamit din ako ng Velcro. Kasi stronghold ang mga Velcro. So, at least, kahit umuuga tayo o high speed tayo, hindi matatanggal yung ating mga LED strips. And, ngayon, after natin madikit at malagyan ng mga Velcro yung LED strips, dito natin siya papalabasin yung pinaka-adaptor ng wiring natin. So, ilalagay natin siya dito banda sa may gas tank. So, ito, pakita ko sa inyo. Ayan, ganyan ang magiging itsura niya. And the reason why na dyan natin siya pinwesto is because ayan part na yan, rubber part na yan, malambot lang. So, hindi madadamage yung wiring natin. And yung other part, for the USB, dyan natin papalabasin. Alright, so ayoko magbutas dyan sa mga part na yan, hindi talaga kakasya yung mga wire. So, ilalawit na lang natin yung wire for the USB. And this LED lamp, meron siyang app na pwede natin gamitin. It has steady lights, strobe, yan, different colors as well, may gradual change, and voice command. Nag-iiba rin yung color niya, depende sa voice, tone of voice. So, for this demo, ang gagamitin natin is the blue color. So, ganyan siya ka-visible sa front, sa may footrest, and sa may back. Ayan, ganyan ang pwesto natin. Para hindi nakakasilaw, lahat nasa baba, side to side, kitang-kita siya. So, kahit heavy tint yung mga nakakotse nasa likod natin, at least, we are visible. Okay? Alright. And usually, I'm using color like red or neon green. Most of the time, I'm using red. Kasi mas maganda siya tingnan. And
sumusunod tayo sa batas pagdating sa color red. Ang steady look niya pag may kotse sa likod. So, kitang-kita yung tail light natin. Alright, so for more videos like this, click subscribe. Have a good day. Bye-bye!